pumuntang Amerika. Di ba si brother ko? Mali siya pumuntang Amerika. Iniwan sa akin yung building. Ako nga yung naninail ng mga tenants niya. Sa liksa, yung mga building niya, may paupahan siya ng 20,000, may paupahan siya ng 12,000, may 8,500, may mga maliligit na 1,000, 1,500. Akalain mo, 1,000 man lang madli, di pa mabayaran. Sabi ko, hirap naman ang buhay mo, 1,000 lang madli, di ka pa makabayan. Sobra naman. Ibaon lang ni Joseph sa isang linggo yan eh. Yung 1,000 na yan. Baon lang ni Diyos ko yan. Sa isang linggo. Tapos ikaw, isang buwan, di ka makabayan. 1,000 lang. Eh, kinig pa po ba kayo? Just 1,000 monthly rent that family man can pay, couldn't pay the rental fee. You see? Very poor. Many Filipinos are poor. Very, very poor. Many Filipinos, many people around the world are poor. Very, very poor. Many people around the globe, around the world, are in sickness of bed. Nagigilig po ba tayo? Marami hindi makapag-aral. Gustong-gustong mag-aral, hindi naman makapag-aral. Kasi walang pang-tuition fee. Many wants to go to school. But because of no money for tuition fee, they can't afford to pay the tuition fee. Hindi na sila makapasok, di ba? May tao pa ba rito? Amen po ba? Kaawa-awa naman ng maraming tao. Kaawa, dami-dami maraming tao. Maraming sakit. Punong-puno ng kahirapan. Nakikinig po ba tayo? Lalo na kung anak po graduating, ang dami-daming gastos. Na totoo lang. Tapos mag-JS forum pa, ang dami-daming gastos. Kaya yung iba, nangihiram na lang. Pag may nangihiram sa akin, binibigay ko na lang eh. Totoo. Binibigay ko na lang. Sa'yo na lang kayo eh. May nangihiram sa akin ng Amerikana, binigay ko na lang. Gusto ko pang bigyan pa uli ng Amerikana. Dami kong Amerikana rin eh. Amen? Wala lang ako Amerikano. Amerikana lang. Somebody borrowed a coat from me. And I gave that coat to her, to him. In fact, I want to give him another one. Yes. May tao mahuma rito. Let us be honest to ourselves. How poor are we? Gano'n ba talaga tayo kahirap? Let us be honest to ourselves. Let us be honest to ourselves. No. Meron ba tayong mga sakit at mga ramdaman? Are we suffering from sicknesses and diseases? Let us be honest to ourselves. Do we have problems? You know, many people are laughing outside but crying inside. Amen? E tama ba? Many people are laughing outside but crying inside. At ang lagi nilang sinasabi, kung alam nyo lang, kung alam nyo lang ang aking mga diisin sa buhay na ito, kung alam nyo lang, e tao pa ho ba? Opo, maaari ang mga diisin natin ay walang nakakaalam, pero gusto kong sabihin sa inyo na alam na nito siya. Amen? Maybe, yes, we could say that our suffering, nobody knows our sufferings, but Jesus knows all our sufferings. Amen! Meron nga po ang kantay. Gusto nyo kantahin ko? Kinompose ko ito eh. Pinabagatan kung kailan ka pinabayaan ng Diyos. Gusto nyo kantahin ko? Okay, hindi maganda yung boses ko ha. Pero sino gusto ng kantahin ko ito? Taas ang kamay. Hindi lahat eh. Pero pag lahat na, kakantahin ko na. Yan. Huwag mo akong tuntugan po. Kasi hindi ko na makuha po yung tono ko eh.
Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan kanya iniwan? Kailan? Tinugtugan mo ako, nawala tuloy ako ng tono, nawala tuloy ng tono ko. Pag gano'ng kakanta na ako, tigil ka na po, ha? Kasi layo ng tugtog mo sa tono ko eh. Mamaya na lang hanapin ko yung tono. Ha? Okay lang? Okay lang po yun? Yan. Just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. Laylayan lang po, pakasabi, laylayan lang. Laylayan lang. Laylayan lang talaga ang nahawakan niya. At nung laylayan lang ang hinawakan niya, anong nangyari sa kanya? Ituloy natin ang pagbasa bago natin puntahan yung ibang verse. Ituloy natin yung another verse. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Pakisabi, immediately. Sa Tagalog, biglang-bigla. Si Ate Yuri lang yung salita eh. Biglang-bigla. Tumigil ang kanyang pag-durugulo. Pakisabi, biglang-bigla. All of a sudden. Immediately. Quickly. Rapidly. Her bleeding stopped and she felt in her body that she was free from her suffering. Isipin mo ha, titignan mo, pakinggan mo po ito. Parang kailan lang, 12 taon siya nahihirapan sa pagdurugo. Tama? And all of a sudden, in a twinkling of an eye, biglang-bigla nawala ang kanyang pagdurugo. Naunawaan mo ba yun? She's suffering from bleeding for 12 years and all of a sudden, her bleeding was stopped. Pakisabi, tumigil. Ayun yun. Parang sinasabi nga ni Christy D.G. kanina, sabi niya noon, tinitingnan niya lang yung malalaking TV. Ngayon yung bahay niya, naka-cinema with surround effect. See, ito ako pa-over nito. May darating pa siyang TV, dalawa, isa ibibigay sa akin. Isipin mo, pagayin ang Panginoon. Hindi naman ako nangihingi, bibigyan ako. Alakpakan natin si Lord. Kaya mayroong pastor. Awang-awa ako sa pastor na ito eh. Ang pinupost niya sa FB niya, puro sama ng loob. Ipupost niya yung mukha niyang nakakaawa. Awang-awa ako sa pastor na yun. Tapos may mga nag-comment naman, maawa kayo sa pastor ninyo, mga madhin kayo. Imbis na yung pastor na nagpapalakas ng mga tupa. Imbis na yung mga pastor na nagpapaligaya ng mga tupa. Yung pastor, ganun yung makausap-usap sa FB niya. Puro sama ng loob. Walang mapapansin sa akin. Waray upay, waray bugas, waray sudaan. Awanti makan, awanti inapoy. Awali! May mga nag-comment naman, maawa kayo sa pastor ninyo, mga manihin. Alam mo, pag-pastor ka, hindi ka niya na mukha mo, guwapo ka, amen! Hindi ka niya na suot mo, nakamir ka na, amen! Malakpakan natin ang Panginoon. Pag-pastor ka, hindi ka niya na kinakain mo, masarap, amen! Ito ang mahubo rito. Dahil ipinapangaral mo bilang pastor lang, Diyos mo'y nagpapala. And yet you are pastor. You don't experience the blessings of God? Awkward. You know, I have a friend in FB. That pastor always posts his face. His sad face, full of murmuring, full of regrets, being a pastor. You know, if you are a pastor, you should be happy always, amen? You should be handsome always, amen? Because you are blessed by God. You are preaching that the Lord is a God of blessing. And you must experience that,
may bisita ka darating. Pastor, makikitunoy kami sa inyo. Ay, huwag na lang dito, wala kaming pagkain eh. Pastor, kasi ako eh. Amen! Itako ka po ba dito? Oh, pipikit-pikit ka, pipray-pray ka, pero totoo naman ito. Tatagilin-tagilin yung mukha mo dyan, pero totoo naman ito. Bakit yung mga katotohanan ayaw natin marinig? Magaling tayong magbalak-magbalak kayo. Amen? Let me say it again. If you are a pastor, of course, you are handsome all the ways. Amen? Ano sa masagot? Amen. You are blessed always. Amen? Because you are a pastor. You are preaching that God is a God of blessing. God is a God of healing. God is a God of miracles. God is a God of promotions. And you must experience what you are preaching. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Eh, hindi lang naman po dapat ang pastor na pinapagpala eh. Dapat din po mga Kristiyano na pinapagpala. Tama po ba? Kristiyano ka ba? Oo. Kumusta buhay? Pautang naman. Patay ka. Nasabihin sa inyo ng inutangan mo, buhay ba ang Diyos mo? Tulog eh. Not only the pastor should be blessed by God, even Christians should be blessed by God. Amen? Because our God is alive and He is alive forevermore. Palakpakan natin sa Diyos. Minsan nakakaawa, minsan na mo, sa mga kainan, makakakita, eh, huwag kayo magagaling sa akin, ha? Makakakita ka ng mga leader, mga pastor-pastora, may plastic. Sumisimple. Tapos yung nubong ko ito sa apo ko, eh. Aray ko. Kumain na ka ng pagkarami-rami, may dalawang plastic. Tapos yung nubong ko ito sa anak ko, eh. Aray ko. This is not nice to hear. But I see many Christians, many pastoras and many pastors in a party. No. They have cellophane. They want to take out food from the party. They will bring the food in their house. And it should not be. Amen? Hindi ganun. Ito pa mga Kristiyano, alika ka, magkano galumbong mo? 95 isang kilo? Mahal naman. Pwede ba 75 na lang? Kristiyano ka ba? Opo. Eh, patawad ka ng tawad. Kuribot ka. Ganito mga Kristiyano, alika ka, magkano GG mo? 95. Ito 100, keep the change. Amen! Ano sa masagot? Amen! Ganun dapat. How would the whole world know that you are blessed kung hindi ito nakikita sa'yo? Amen. The whole world must see that you are blessed because you are a Christian. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi naman ang palakpak natin. Kaya okay lang na naka-make up kayo. May pambili kasi kayo eh. Huwag mo lang sobrahan. It's okay to wear a makeup because you have money. But don't wear too much makeup. You will become a clown. Wear beautiful dress. Wear nice dress. Amen? Delicious food. Not fatty foods. Amen? Not foods full of cholesterol. Not oily foods, no, but eat delicious and healthy foods. Amen? Itapaho ba dito? Hindi, 18 anos ka pala, mukhang 30 ka na eh. Dapat, 30 anos ka, mukhang 18 ka. Hindi, 18 ka, mukhang ka ng 30. You are 30 years old.
You are 18 years old and yet you look like 30 years old. If you are 30 years old, you must look like 18 years old. You will not believe, nobody believe that I am 50 years old already. Yes. You will not believe it. Nobody will believe that I am 50 years old already. They say, oh, you just look like 21 years old. Sabi ko naman, bola. Oh, you're kidding, huh? You're kidding. I'm not 21, I'm 50 already. I will turn 51 this coming May. So prepare your gift. Alam mo, pag puro problema ka, puro sakit ka, alam mo, yung mukha mo ang haba-haba. Ganyan. Kaya awa-awa ako sa pastor na yun eh. Pag nagpupos pa lagi, lagi nagpapaawa, ganun yung mukha. Turuan ko lang po kayo, mga Kristiyan at mga pastor, huwag po kayo nagpapaawa. Dahil hindi kayo kahawa-awa, kayo anak ng hari. You are a daughter of a king and you are a son of a king. Amen. Lakpakan natin si Lord. In fact, you are a king because Jesus Christ is the King of Kings. You are the Lord because Jesus Christ is the Lord of Lords. Amen po ba? Mga Kristiyano nagpapaawa. Mga magagawa ni Kristo nagpapaawa. Okay, nagpapaawa. Hindi kayo kaawa-awa. Sabi mo sa katabi mo, ako'y pinagpala. Tell to yourself, tell to your neighbor, you are blessed. And you are blessed forever. Amen? Ganun po yun. Kaya dapat pag meron tayong problema, may mga suffering tayo, dapat ang response natin kagaya ng babae ito eh. I will not die. If we have sufferings, our response must be like this the girl in Mark chapter 5. She was bleeding for 12 years and yet she said, I will not die. I will not die. I will not die. I will not die. I will be healed. Here, yes, I'm suffering for 12 years. I have bleeding for 12 years. But God will heal me. Amen. Amen. Palakpakan natin sa alam mo, meron ang anak ng ano, ng official, a son of a government official, at the time, is in sickness. And he said to Jesus, Lord Jesus, no need to come to my house and to lay your hands upon my son who is in sickness. Just say that my son will be healed and he will be healed. Amen? Sabihin lang. Hindi na kailangan puntahan pa. No need to come to my house because we are not worthy for you to come into our house. Just say a word. Just say a word that my son will be healed, that my son will be healed. Amen? Kaya pag tinext ka, magaling ka na, ayos na yun. Pag tinawagan ka, magaling ka na, ayos na yun. Amen? Pag pinihim ka, sinabing magaling ka na, ayos na yun. Amen? Dahil hindi yung pagpunta ang kailangan mo, ang kailangan mo ay pananampalataya mo. Yes. If I will text you that you are healed, then you are healed. No need for me to come to you and lay my hands upon you. The important thing is not me, but your faith. Amen? Yung pananampalataya mo ang mahalaga. Di ba nagko-communion tayo? Umiinom tayo ng juice at saka ng bread? Walang power yung bread, walang power yung juice. Ang power nasa faith mo.
Lahat ng ating ginagawa, faith lang yan. Water baptism, walang power yung tubig eh. During water baptism, water has no power. During Lord's Supper, during communion time, the bread and the juice have no power. But your faith does matter. Amen? Yun ang kailangan natin. Itawag mo ako dito. Kaya ang kailangan natin ay pananampalataya. Pananampalataya. Yun ang hinahanap sa atin ni Jesus. Pananampalataya. Ito, gamit mo ito, ha? Huwag na wag mo itong hindi gagawin. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Huwag. Tingnan mo talaga. Yeah, pag hindi mo magawa yan, mahihain ka. Hindi ka umura. Tingnan mo talaga. At sabihin mo sa kanya, gayaman ako. Pantayan mo. Eh, tama. Yes. You have to confess. What is your dream? What God wants? Kung ano yung gusto mong gawin sa inyo ng Diyos? You have to confess. Kung ano man ang iyong pangarap. Amen. Confess your dream. Say it and say it louder. May tao pa ho ba rito? Ganun yun. Kaya during praise and worship, pag yun sa iyo mo, ganyan-ganyan lang. Kamalong ka talaga, ibigay mo yung the best mo. Sing and dance. That it seems that it will be your last dance and will it be your last sing for God during praise and worship. What I mean, give your best. May tao pa ho ba rito? Amen? Immediately her breathing stopped and she felt in her body that she was free from her suffering. Isipin mo ha, 12 taon dinudugo siya. Biglang-bigla na wala yung pagdurugo niya. Isipin mo yun. It's a miracle. Say it, milagro po yun. Kababalaghan po yun. Hindi mo na kinakailangan makakita ng buwan na sumasayaw. Araw na nag-a-chacha. Ribulto ni Maria yung lumuluha. Ribulto ni Santo Niño yung naguhulaho. Hindi mo na kailangan yan. Hindi mo na kinakailangan makakita ng mga images na mag-a-appear in heaven. No need. Have faith in Jesus. Amen? Have faith in God. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Antipolo o pumunta pa ng Ubanto o pumunta pa ng Gruto. Kahit saan ka na roon, ang kinakailangan mo lang ay pananampalataya. No need to go to the places. Wala na kasi sa pag binamit ba lang itong Gruto, hindi naman nila alam yung Gruto eh. Where's Gruto? Hindi maintindihan. Kasi mahirap makipag-usap sa foreigner eh, no? Dapat tatausap mo foreigner eh. 100% foreigner. 100% Pinoy. Foreigner mo yan. Yun ang may foreigner. You know, many people wants to see miraculous sign in order for them to be healed. Not even. They want to see Santo Niño dancing in order for them to be healed. Mama Mary crying in order for them to be healed. They want to recite the rosary again and again in order for them to be healed. They want to go to places where, according to them, miracles takes place. No need. Wherever you are, just have faith in Jesus and you will be healed. Amen? Mark 9:23. Ang ganda nito. Mark 9:23. If you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. Everything is possible for one who believes. The only requirement is faith in Jesus.
The only requirement is belief in Jesus, is trust in Jesus. Alam mo, maraming tao gustong maligtas, gustong pumasok ng langit. Kung ano-ano religion ang pinapasok. Hindi. What we need is just a simple faith in Jesus. Religion cannot save. Catechism cannot save. Manyanita cannot save. Doctrines of men cannot save. Rituals of religions cannot save. Only a simple faith in Jesus can save you. Amen? A simple faith. Just a simple faith in Jesus. It can save you. Romans 10:13 says, for whoever calls upon the name of Jesus will be saved. For whoever calls upon the name of Jesus will be saved. Diba nabasa mo sa Bible si Peter lumulubog, diba? Diba nabasa mo sa Bible si Peter lumulubog, diba? Anong sabi niya? Lord, help me. A simple prayer. When Peter was drowning, he just said a simple prayer. Lord, help me. He didn't pray the rosary. He didn't pray the rosary. He just prayed a simple prayer. Lord, help me. And God granted the request of his heart. A sincere prayer from a sincere heart. Amen? Yun ang kailangan ng Diyos. Isang sinserong pananalangin. May tao pa ho ba rito? Yun ang kailangan natin. Eh, minsan, ang tao, dami-dami pinapasaulo sa atin eh. Ang Panginoong Maria, nabubulong ka ng karansya, Panginoon niya sa Masaya, mo din pinagpala sa mabay, pinagpala naman ang iyong nakna sa Jesus. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, and now is the beginning, and say, Amen, 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 Amen. Hindi natin kailangan yan. Ganito lang ako, pag may sakit ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, may sakit po ako, gusto ko pong gumaling. If you are in need, just pray a simple prayer. No need to recite a memorized prayer. No need to recite a rosary. Just pray a simple prayer that comes from your heart. And God will grant the request of your heart. Amen? Amen. Sabihin mo sa Diyos, Lord, inaway mo ako ng asawa ko. Sabihin mo, inaway ka ng asawa mo, abagin mo Maria, napupuno ka ng grasya pag may suma sa iyo. Nasaan doon yung inaway ka ng asawa mo? Wala naman doon eh. Sabihin mo, direktahan. No need to pray a memorized prayer. No need to recite a memorized prayer. No need to recite a rosary. Just pray a simple prayer that comes from your heart. And God will grant the request of your heart. Amen. Alamakan natin si Lord. Kaya, pwede ko kayong matanong, did the girl pray the rosary? Did she recite a memorized prayer? No! The Bible teaches us not to pray the rosary, not to recite a memorized prayer. You know, rosary is just an invented of religion. We have so many beliefs, we have so many rituals. These are just invented by religions. And these are all not biblical. We must return to the Bible. Kinakailang bumalik.